Isang magandang araw po at mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kababayan, mga ka-TH. At muli, ako po'y samahan nyo sa panibago ko pong video na i-upload sa araw na ito. Ito pong long range locator, tripod antenna na napusuan po ng ating isang ka-TH mula po sa probinsya po ng Batangas. At ito ka-TH yung iyong napusuan, long range locator, tripod, antenna. Ito ka-TH. Yan. Dito mo siya ka-TH babalahan. At kung ano yung ibabala mo, yun ang ituturo ng ating pong tripod antenna. Yan. Dito ka-TH. At lalagyan natin ang bala. May bala po tayo dito. 24 carats na sing-sing. Yan ka-TH. O, lagay ko dito. Ayan. At ito ka-TH, huwag mong kakalimutan na ipahid pa rin yung dulo ng antenna sa lupa bilang pampalakas ng frequency ng atin pong locator. Ganun na rin po ka-TH, ay mabilis diyang mababasa yung paligid, yung area po na atin pupuntahan, sapagkat iba po yung content ng lupa sa atin pong mga site. Kaya ka-TH, ito pa rin po yung aking ilulukit, 18 carats na bracelet naman po ka-TH, yung aking ilulukit, 18 carats na bracelet. Ayan. Ito ka-TH, yung aking ilulukit. At ayan. Pahid na kuti sa lupa. Kapag nasa site na kayo ka-TH, ipahid nyo na yung antenna sa lupa. Ayan, hayaan nyo na lang yung ganyan. At ito naman, ay tatapat mo lang dito. Ayan, ganyan lang kahaba ka-TH. Ayan. At ito ka-TH, susubukan na natin na ilocate. Ito pong ating ilocate mula po sa probinsya ng Batangas. Ayan, taas. At hayaan na po siyang mag-locate ng kanya. Baba. Taas. Ayan, pundo. Ayan na po yan, ganyan. Huwag nyo ka-TH ipapalampas ng mataas. Ayan. Baba. Taas. Pundo. Ayan, hayaan nyo siya. Pakiramdaman nyo na lamang yung kanyang paggalaw. Ayan. Ito ka-TH. Ito pa rin. Ito. Ayan, mabilis siya. Ayan. At ito ka-TH. Baba. Taas. Pundo. Ayan. Ito ka-TH, ayahan nyo lang, naka 45 degrees po yung itong ating locator. Ayan. 45 degrees. At huwag nyo ipapaka taas, kasi pag tinaas yan, bigla yung hahampas sa mukha. Ayan. Huwag masyadong mataas. Pag nakataris yan, hahampas, wala po sa libidado yung ating kamay, mga ka-TH. Taas. Yan, tama lang. Medyo konting tungo ang dulo. Ayan. Ito ka-TH. Ayan. Ganun pa rin. Dun pa rin siya bumabaling. Ayan, malakas. Ito po ka-TH, yung napusuan mula po sa probinsya ng Batangas. Ito ka-TH. Ayan. At bago po kayo lumapit ka-TH doon sa ating target na nalulukit, kailangan medyo may distance pa kayo. Inilulukit nyo na yung ka-TH. Hinahanap nyo na kung nasan yung direction niya, kung saan nyo siya pupuntahan. At ikutan nyo ka-TH hanggang sa pupunta kayo sa gitna para makorner nyo yung ating pong target. Ayan. Ganyan. Kahit yan mga ka-TH ay 30 meters, 50 meters. Yun ay mula po doon sa kinatatayuan nyo, gamitin nyo na po yung locator para malaman nyo na po kung saan kayo
didireksyon kung saan kayo pupunta. Hanggang sa palapit po kayo ng palapit, gagamitin nyo na po ang tripod antenna o anuman pong klaseng locator na inyong hawak. Ayan, ganyan lang katit. Simple lang po yan. Kapag nakasanayan nyo na po magpagalaw, ayan, mas madali na po yung para sa inyo mga katit. Ayan, kailangan lagi kunting practice lang po. Ayan, malakas siya. Ayan. Malakas po yung ating tripod antenna. Ayan, ganyan lang katit. So, taas. Baba, baba, taas. Ayan. At hayaan natin na nandulo kung saan nagalaw. At yan naman po ay kung saan na siya ang gagalaw. Ayan, katits. Ayan. At sa mga bago pa lamang po na nag-aral at gustong matuto po, huwag niyo munang hangarin yung mabilis na pag-ikot. At yan naman po ay kung saan rin ibibigay sa inyo. At kung saan rin po kayo mapagpagalaw ng locator, mahalaga po kahit papanong ikot, ay iikot po yan. Basta po siya naikot. Ang items po natin mga ka-TH, kapag natapatan po yung items, ang ikot po niyan ay pakaliwa. Kapag yan po, pakaliwa po, papunta sa kaliwa ang ikot. At kapag naman po walang bala, ay tubig po ang ilulukit dito at ang ikot naman po ay pakanan ang ikot niyan mga ka-TH. At ito naman ay muli ko pa rin pong lalapitan, tatapatan kung ano po yung magiging status po ng ating tripod antenna. Ayan ka-TH. Ito po yung lalapatapatan ko. Ito. Ito po yung ating target. At kapag po yun ay natapakan ka-TH, utete na po yung iikot. Ayan. I-balance yun lang mga ka-TH. Pantay lamang po yung inyong pagkahawak. Hindi po siya tumitingala pag siya umiikot para siya ay makarelease ng ayos sa kanyang pag-ikot. Ayan. Ito ka-tits. Tustusan nyo lang. At yan po ay kung saan na siyang iikot ka-tits. Ayan. Hanggang sa makabuo siya ng frequency. At utete na po yung bibilis mga ka-tits. Ayan. Ganyan lang po yan. Ayan. Ganyan lang po yung kanyang pag-ikot. Ito ka-tits. Ayan. At sikapin nyo lang mga ka-TH na kapag itinaas po ninyo, yung medyo ang dulo ay nakatungo na kaunti, huwag po nakatingala. Ayan, tulong ote. Baba, taas. Ganyan muna po ka-TH sa inyong pag-practisan. Ayan, baba, taas. Yung tamang taas, huwag naman po nakataas na sobra kasi hindi na po natin ma-estimate yung kung nakatingala o hindi. Basta tama lang po yung yan. Ganyan lang pong gagamitin nyo para hindi po siya nabiglang nabaling kasi wala po yung sa balas na ating paghawak. Una, taas, ipundo yon, tapos haya, lubayan nyo lang. At kailangan mga ka-TH ay sikapin nyo po na halimbawa po, ito ay pagtaas ninyo mga ka-TH, sikapin nyo po na hindi po siya nagalaw. Yung hindi siya bibigla, pakaliwa, hindi siya bibigla ng pakanan. Yan po sikapin nyo, yung natitimbang nyo na siya. Yan muna po ka-TH, so yung pag-aralan, yung pagtimbang ng ating pong locator. Titimbangin nyo muna po yan. At tapos, pag natimbang nyo na po, kaya nyo na pong patagalin na, halimbawa po ka-TH, kaya nyo na patagalin ng naka-steady yung ganyan, ng naka-ready na po yan. Ay yun na ang susunod naman po nyo ka-TH na papaganahin ay yung pong tutustusan nyo na yung paggalaw po ng ating tripod antenna. Pakiramdaman nyo ka-TH yung kung saan siya bumabaling, kung saan po yung target. At kapag dito po yung target sa kanan, dun po ang ikot ng ating tripod antenna. Subukan nyo naman ka-TH na sa kaliwa po ang ating target. Yan po ay mapapakiramdaman nyo na yung paggalaw niya ka-TH. Kakaliwa at kakanan po yan. At ito ka-TH, ganito po yun. Una, pagtaas nyo pong ganyan, yan po practice nyo. Ayan, taas, practice ng ganyan. At sunod na po yan, pag nakaya nyo na po ang pagtaas ng ganyan, yung tama lagi, tansya nyo na po ka-TH yun. Yung hanggang doon lang po kayo tataas. Ay susunod naman ka-TH, yun pong paggalaw niya. Ganyan po ka-TH. Yan.
Ayan, kailangan po sintro. Ayan. At kailangan po yung ating pagtaas katis ay straight. Na-straight po, na-straight. Kung mapapansin nyo katis, ganito. Straight, yan. Ayan, ganyan. At huwag po yung tataas tayo na. Ayan, ganyan na po yan. Ganyan po ang mangyayari niya katis. Bigla po yan dahil po nakataas po yung dulo, yung antena po natin, nakatingala. Kailangan, 45 degrees po ang ating triple antenna na manual. Ayan, ganyan lang po katis. Sikapin nyo lang po mga katis na pag-aralan nyo po lagi. Practice, practice lagi po katis. At maglukit po kayo yung ano man yung ilulukit. At ito katis. Ayan. Kung ano po yung ating inilagay na bala, yun po ang ilulukit ng ating triple antenna. Kahit na anong klaseng locator po yan, na manual, na hindi po ginagamitan ng battery, ay kailangan po lagyan ng bala. At kung ano po yung ibinala natin, yun po ang ilulukit ng ating triple antenna o anumang locator na inyong hawak. At ito katis, lalapitan ko uli. Kailangan po, bago kayo dumating po doon sa area, doon sa site po, pagbaba nyo ng sasakyan, testingin nyo na po yung ating locator at kung magtuturo po yan sa direction po ng ating pupuntahan, mas maganda po hanggang sa palapit kayo ng palapit, ay doon nyo na po ginagamit ang locator. At huwag nyo po na gagamitin, wala kayong idea na nandyan po yung items na tatapatan na lang po natin. Kailangan, yan po ay kinukorner natin katiits hanggang sa pinaikutan po natin hanggang sa pumunta po tayo sa gitna. Saka po natin gagamitin kung tatapatan para po siya sa pag-ikot. Katulad katiits ng aking ginagawa, iniikutan ko muna siya at hanggang sa ako'y palapit na ng palapit. Pag alam ko na po katiits yung target, kung nandito sa tapat nito, malalaman niyo po yung katiits. Pag punta, tapat. Pag pumunta ka doon sa kabila, yun ba rin po, tapat din doon. Magkakaroon na po kayo ng idea kung saan po nakatapat yung item. At mas madali nyo na po matututon kung saan po nakalagay. Ayan, ito katits. Ayan. Taas. Hindi lang katits. At kung saan na po yung babaling. At kung dito naman po ako sa kabila, ayan, taas. Babalik po yung katits. Ayan, ganyan. Ito, lalapitan ko na mga katis. Lalapitan ko na po siya. Ayan. Pag nalapitan po yan, utay-intay na po tayong lalapit sa kanya. Ito palang katis. Yan po ay nagkakaroon na ng paggalaw. Ayan, hanggang sa tayo ay nakatapat na doon sa ating pong target katis. At ito, magiging reaction po ng ating triple antenna kapag siya ay natapatan na. At ito po katiits, mula po sa probinsya ng Batangas, ito po yung iyong napusuan, long range locator, tripod, antenna, yan po katiits. Ayan. At ganito na po yan ka, lakas. Ayan. Ito na katiits. Ayan. Ganyan na po yan mga katiits. At kapag po tayo lumabas, yan na po ay nawawala na yung kanyang paghatak. Ayan. Kung tayo nagtuturo na po ulit yan, ganyan po yan katis. Hanggang sa tayo ay lalapit ulit. Yan, utay-tay na ulit siya naikot. Ayan. Ito yung ganyan niya katis. Una pa lang yan, mahina. Hindi po yan lalakas agad ng bigla. Ayan. Ayan katis. Hanggang sa lumakas po yan. Ayan na. At ito katis. Muli, sikapin nyo lamang po na makapagpagalaw kayo ng triple antenna at ganoon din po, lagi nyo practicein ng practicein. At abangan nyo katiits, yun po nga inilukit ko noong isang araw tungkol po doon sa naging libingan ng hapon. Inaantay ko lamang po yung update ng may-ari po ng lupa at yun po ay isusunod ko na rin mga katiits. At signal lamang po nang mayari ng lupa ang aking hinihintay. Ano mang oras, pwede po akong pumunta roon mga katiits. At muli, maraming maraming salamat mga katiits, mga kababayan. Hanggang sa muli po. At pasubaybay ako sa aking mga in-upload na video.
Maraming salamat po at mabuhay po kayo lahat, mga kababayan, mga ka-TH.